Hello guys, today i-unbox natin yung ProQuip battery charger. So ang yan, ang specification niya is currently ang i-unbox natin is CBR50 220 volts, 12 volts and 24 volts ang output niya. So 50 ampere. Ang range niya ng battery is 40 to 400 mAh. So unbox na natin siya. Yeah, so ang kasama sa box niya is manual. Okay, tapos meron tayong dalawang fuse, dalawang candy type at saka dalawang yun, yung pahaba na fuse. So ito na yung battery charger natin. So ayan, yun nga yung specification niya, CBR50. Ito yung mga details niya, ilalapit ko konti. Ayan. So battery holder. So ito, quality ng battery holder niya ay okay naman, maganda. Ang wire niya is medyo makapal naman. So okay, yung plug niya is US plug. Ayan, so ito yung battery selection niya. Pwede kang 24 volt, pwedeng 12 volts. Dito nga yung fuse na extra doon. May dalawa tayong extra, tsaka may dalawa rin na extra na fuse. So ang charging modes niya is minimum. So pag minimum, kung ano lang yung rated niya, halimbawa 12 volts na charging lang siya. So pag nakamin lang siya, yun lang. So eto ginagamit siya pag mahinang charging lang. Halimbawa, hindi ka naman nagmamadali. So okay na yung min. Mas safe siya sa battery. Mas matagal lang lifespan ng battery mo pag gamit yung ganung mode. Then meron naman pag sa max naman, halimbawa nagmamadali ka or kailangan mo agad yung battery mo, pwede yung max. So yun, mabilis siya. Normally ito umaabot siya ng mga siguro mga 16 volts ng charging niya. Ganun, kunwari sa 12 volts nagiging 16 to 18, depende. So yan, itatest natin yung battery. Kukuha tayo ng battery, itatest natin siya. So as we can see din na eto nga from 0 to 50 kasi nga 50 amperes siya na battery charger. So dito mo makikita yung kung ilang ampere na yung running sa battery mo, ganun. Then yan nga, naka-analog display nga siya. So testing natin, kuha tayo ng battery. Ayan, so ito yung battery na gagamitin natin. Ayan, 12 volts motorcycle battery, 12N7L. So 7L siya, 12 volts. Testing natin. Then ngayon, sasaksak muna natin siya. Ayan, saksak muna natin. Ayan, so ayan, nakasaksak na siya. So may kita rin natin dito, meron din siyang overheat protection. Kung mag overheat yung ano natin, yung unit, kusang power cutoff. Lagi yan, actually yung mga ProQuip na battery charger, tsaka yung mga welding nila, meron talagang heat protection. So ayan na, nakasaksak na to. So testing na natin. So ito, i-hook ko na yung positive. Ayan na, naka-zero siya, no? Tapos, i-hook ko na yung negative. Ayan. So nakikita natin, ito, ang ano nito, pag the more na bumababa siya, ibig sabihin, humihina na yung charging niya. Ibig sabihin, ano na, full na yung battery. So pag nakikita mo, katulad yan, pababa siya ng pababa. Actually, ibig sabihin, full charge yung battery natin.
So ngayon, pag empty yung battery nyo, nasa mataas yan. Like, pag 12 volts na, 12 volts siya. So ayan nga, buti naka 12 volts na rin yung selection natin. Huwag nyong gagawin ilalagay ng 12 volts, ma-overcharge yung battery, masisira siya. Then mag-ano yung fuse natin. So, ngayon pag katulad yan, naka minimum charge siya. So pwede naman natin siya i-maximum charge. Ang gagawin niya, i-atras niya yan. Yan. So, yan. Yan, naka-maximum charge na siya. Bali yung pindutan natin, meron siyang gitna. So, parang off na yun. So, kung igigitna mo siya, naka-off. Zero. Huwag mo na ito 12. Hindi lang natin pwede 24 kasi naka-ano pa siya. Naka-hook sa battery, nasisira yung battery. So, ibabalik ko sa 12. Yan. Yan na yung ano niya. Kikita niyo, bumababa siya. So, inaano niya. Sinusukat yun yung battery. Yan. So, ngayon, naka-maximum charge na rin tayo. Naka-boost na siya. So pag binalik ko siya sa minimum, bababa na siya ulit doon. Parang pinaporce niya yung battery na mag-intake ng mas mataas na voltage. Yun yung purpose nung max at saka minimum. Wait. Ayan. So guys, ayan. Ite-testing natin. Diba naka-charge siya. So naka-ano tayo, naka-off siya ngayon kasi nasa gitna. Then nakaya siya naka-zero. Babalik ko siya ulit. I-on ko siya ng 12 volts. Ayan. So pumitik na ulit siya. Then titignan natin yung charging niya. Kung ilan yung volts niya habang nag-charge. Okay. Na naka ano tayo, naka minimum. Naka lowest. Lagi natin may input eh. So naka 16.4 volt siya ng minimum. Okay? 16.4. Gagawin natin siya i-maximum boost charge natin siya, no? Okay. Ayun, pag naka-off siya, ayan, off natin, sige. Ayun, naka-off. Ang running voltage ng battery natin is 13.5. So balik ko siya sa 12 volts. Then i-ano ko siya maximum. Ayan. So, maximum charge natin is 17. So, yan yung pinakang boost charge niya. 17 volts. Yeah, 17.8 to 18. May babalik ulit siya sa minimum. Magiging 16 siya. So, nagdadagdag siya ng volts depende sa current load ng battery nyo para ma-pass charge siya. Okay? So, yan. So, yan yung ano natin, yung ProQuip battery charger natin. So ayan, ulitin ko lang, CBR50 ProQuip. Ang ProQuip is made in Taiwan. So sa mga magtatanong kung matibay ba siya, under USA specification, quality standard, pero yung ano na kasi nila, yung mga product na is manufactured in Taiwan. Meron sila sa Taiwan, meron sa Indonesia, meron sa Thailand. So dun siya gawa. Okay? So thank you. Load na lang kayo nung ibang video, next video natin. Thank you.